Ay, mga kamakina, may machine tayo dito, wala siyang note, pero ang nakita ko, may bicarb sa ibabaw. So, di ko alam kung anong nangyari sa kanya. Papatakbuhin ko, tignan natin. Di ko alam kung anong nangyari dito kasi wala siyang note, pero may bicarb sa ibabaw, tapos open yung likod. So, di ko alam totally. Patakbayin natin. Ito, lagay nyo sa ganito, sa debug, lagay nyo sa debug, baka makita nyo yung pump. Ito yung mga pump nya, pag nagpink yan, balik tayo, nawala eh. Pag nagpink yan, ay, napink ko na naman. Pag nagpink yun, ibig sabihin, yan, katulad niya yung acid. Yung acid, oh. Nagpipink. So, ito yung problema niya. Kaya may bicarb. Kaya may pump dito. Acid pump pala to. Ayan, dyan yung makikita yung problema. Nagpipink siya. Ibig sabihin, yung acid pump niya, sira. Pero, tingin ko, pinalitan niya, tas hindi nag-work. Ganun na nangyari. So, tingin ko naman ngayon. So, sa experience ko, functional board yan. Kasi pinalitan niya na nagaling dun sa machine eh. Kinuha niya yung pump dun. Siguro ito yung galing dito. Tapos yung pump dun, kinuha niya, nilagay niya rito. Tapos nakita niya, ganyan pa din. Hindi pa rin nag-umangat yung conductivity. Iniwala niya na lang. Hindi niya nilagyan ng note kung ano ginawa niya. So ngayon, nakita ko na kung ano problema nito. Functional board yan. Okay mga kamakina, ganun lang. Pag may nakita kayo machine na hindi ginawa ng katrabaho nyo, patakboy nyo muna. Tapos ilagay nyo sa debug. Kasi sasabihin niya naman dito kung itong pula na to, sasabihin niya kung flow error, conductivity, whatever. Pero dito naman, makikita niyo katulad niya, nakita ko kagad yung pump, pink, ibig sabihin, hindi gumagana yung pump. Yun ang theory ko. Tapos, pangalawang theory ko, may nakita akong pump sa ibabaw. Ito yung galing siguro dito. Tapos yung nakakabit ngayon, galing dun sa machine kasi walang ano yun, walang acid pump. Nilagay niya rito, tapos same problem. Okay? Ngayon, ang pagkakalam ko, pag ganun pa rin ang problema, kulay pink pa rin yan, functional board na. Or, sensor board, or actuator board. Papalitan natin ang functional board yan. Tignan natin kung mawawala itong pink. Okay? Nakikita nyo ba yung pink na yan? Yan. Nakikita nyo ba? Tingnan ko sa video. Ang layo eh. Nilalapit ko sana eh. Lapit natin para makita nyo yung pink na sinasabi ko. Ayan, kulay pink siya oh.
Excuse me po. Yan yung sinasabi kong pink. Yan. Yan ang kailangan mawala. Eh mga kamakina, makakuha kayo sa akin ng tip kada panood nyo. Kasi 8 years na akong biomed. Marami na ako na experience. Kasi parang dito, gumagawa ako every week siguro. Every week 10 machine. Kaya parang naano ko, kagagawa ko ng kagagawa na kakabisado ko kung ano yung mga sakit nila. Okay? Nood lang kayo. Pinalitan niya. Okay, nandun pala yung acid nung isa. So, acid din to, galing to sa machine 18. Makasira rin to. So, yeah, tignan natin yung board. Functional board nya. Hindi ko lang alam kung pinalitan niya yan, ha. Pero kung pinalitan niya yan, kasi wala nang screw. Kung pinalitan niya yan, dito na ako tatakbo. Meron pa ako isang machine dito na walang parts na kinuhaan ko din ng blood pump, blood pressure module at saka ng ano pa ba kinuha ko dito.
Ngayon, kukunin ko naman yung functional board. Wala tayong parts. Para kailangan gumana yung iba. Para isa lang nasira. Para isa lang yung sira natin. Ay, hindi nag-match. Babalik ko yung dati.
So, ang gagawin natin, papalitan lang natin ang sensor board naman. Kasi hindi to match. Palitan natin sensor board. Conductivity offset failure na. Wala tayong mamamatch dito ah. Natin yung original. Lumakiram ng kate. Kinuha ko sa ibang machine, functional. Kasi alam ko talaga functional to. Pag hindi functional, sensor board.
Eh, walang magmats na ano eh. Sensor board. Pinalitan siya nung 3/30/2022. So isang taon mahigit. Amoy sunog eh. Yung motherboard. Yung motherboard yung may problema rito. May rust na sa dito. Ayan, tignan natin kung mag tumaas ka agad yung conductivity. O kanina 10 lang eh. Tignan natin to kung magpipink pa siya. Kinuha ko yung functional board dun sa
sa ibang machine kasi hindi nagmamatch tong isa eh, iba eh. So gaya na ito, iba oh. Iba rin to. Hindi sila pareho. So babalik ko to doon. Ito, pareho sila na doon sa labas. Nag-pink uli. So hindi yung functional sensor board. Sensor board tayo mayari. Nandoon na lang.
yan. Titingnan natin kung magpiting siya ngayon. Kanina mga ano lang, 3 minutes lang yata eh, nag-show na yung ano eh, yung pink ng pump eh. Ayan na, lumabas na ulit. So hindi ito, baka hindi niya napalitan to ng pump. Try natin palitan yung pump. Kaya naman pala. Sa iba niya sinaksak. Woo! San-san pa ako pumunta? Doble trabaho to ha. Titignan nyo mga kamakina, tinanggal ko to katabi nito. So katabi nitong bicarb ito, yan nakaganyan. So ito ngayon nakakabit siya sa SPA yung bicarb, tapos yung acid nakakabit sa bicarb. Kaya hindi niya mapatakbo yung acid. Saan-saan pa ako pumunta, dito lang pala yung problema. Na pag-mix niya yung ano, yung acid na sa bicarb. Tapos yung bicarb na doon sa SPA. So tatanggalin ko uli. Yahoo! Kaya pala, ayun o. So ito yung bicarb. Ayan, bicarb yan. Lalagay ko sa bicarb na. Ito yung acid. Lalagay ko sa acid. Ayan. So, nalagay ko na sila sa tama ninang lugar.
Tapos mamaya, hindi pa yung conductivity ang problema nito, iba pa pala. Yahoo, wala kasing note eh. Hindi natin alam kung ano nangyari. Saan pa ako nagpunta? Tingnan natin kung mag-red. Pag hindi nag-red yan, ibabalik ko lahat ng pinagkatanggal ko rito. If you watching, I'm gonna talk to you tomorrow, Monday. I'm coming early. If you watching, tuturo ko sa iyo kung saan. So, ibabalik ko tong pump na tinanggal ko. Babalik ko doon. Nag-grab siya uli. Kasi yung acid na yon kinuha ko doon. Tapos itong nandito, tinanggal ko. Hindi ko lang pala alam. Mali lang pala ng pinaglagyan. Kasi hindi niya pa ito nilagyan, nasira ito. Pag ito gumana, ibig sabihin, itong acid pump na to ang sira. Kasi kinuha ko to dun eh, akala ko binalik niya lang eh. So, nilagay ko dito uli, nag-red. So, pag nag-red to, pala na isaksak na ano na ilagay doon sa ano niya. May ako nalagyan ng screw, baka mamaya mamula eh. Ay, namula na ulit. Wala siya sa functional, wala siya sa sensor.
Tatakbo naman tayo ng actuator board. Yan, papalitan natin itong actuator board. Palitan natin yan. So, galing Gia, Sede Machine. Pwede ba ito? Yan, pinalitan ko siya ng actuator board. Tignan natin kung magpipink uli yun o pupula uli yung acid pump. Hey, what's up? Oh, you tell her about the schedule? Oh yes, so supposedly this was supposed to be the acid schedule. So you gotta wish you know, so regardless, I was supposed to come in anyway on Tuesday. So she switched to the... So you're gonna put your day off on Saturday? Yeah. But I don't know. So she said Mr. Magalan came yesterday. But he's not coming tomorrow. And he came last night. I don't know how true it is. I left at 9 something. Nobody was here. So... Let's see Thursday. I know Thursday. I'm sure. Sure? I'm sure. I've been here for 15 years, 17 that's years. That's what I'm saying. Always Thursday. Always Thursday? You should stay until 10 anyway. Do you? Yeah, what time you stay last night? Last night I stayed until like 9:40 something, 9:50. And still not here? I was in front of the building till 10 o'clock and nobody. I was chilling in front of the building because I was waiting for somebody. I know they coming Thursday around 10:30. 10:40 something like that. Then you stay until 11:30. So stay here tomorrow. Until 12. Stay here until 12 tomorrow. Even if I don't know. Ask her first. She said she just said that he came last night and he called her. No. Is it possible? Because my boss is gonna tell me to stay or he's gonna ask me to ask someone to stay. So you let me know tomorrow. Tomorrow? Let me know. So I don't stay for no reason and I don't get paid. Yeah. You're right. Take a day off. Alright, bro. So ngayon hindi na siya nagpiping. Ang may problema ngayon yung actuator board. Yan, mga kamakina. Nagka-rumble-rumble eh. Tumagal ako ng matagal kasi
Napag-mixed up niya pala yung acid tsaka yung bicarb doon. So ngayon, eto, okay na. Hindi na siya nagpiping. Ang tagal namin nag-usap, kanina 3 minutes lang, 2 minutes, lumalabas na. Pero ngayon, ilang minutes na, hindi na siya lumalabas, hindi siya nagpiping. Kaya ang problema niya yung actuator board. Kasi ako pag ganyan, alam kong pinalitan na yung pump. Sa board na ako tatakbo kasi hindi niya makuha dun eh. Dito na ako tatakbo niya, nang inuuna ko talaga, functional sensor board o kaya actuator board. Ayan. At least may idea na kayo, nakita niyo kung ano nangyari. Hanggang dito na lang ako, hindi ko nakapapakita sa inyo kung paano ko siya bubuin kasi sobra na yung oras ko, mag-iisang oras na yung video ko. Hindi ako nagpapatagal ng ganyan kasi yung iba hindi nanonood na ganyan katagal eh. Okay mga kamakina, hanggang dito na lang ako. Please like, subscribe, kamakina vlog. Sana huwag kayo magsasawang manood, mag-like. Salamat sa inyo. Hanggat may nasisirang machine, magagawa pa rin tayo, okay? Peace mga kamakina.